Hi everyone, welcome to Elizabeth Plantitas Vlog. So for today's video guys, magkakat ako ng isang Reed Majesty na Philodendron. So ito siya guys. Ayan yung Reed Majesty Philodendron. Ayan, red na red. Ang ganda ng kanyang new leaf guys. Ayan siya. So ngayon ikakat na natin siya guys dahil siya ay napakahaba na trail na talaga siya. Si Reed Majesty Philodendron. So tara guys, umpisa ka naman natin. So, guys, ikakat na natin siya. Ayan. Sobrang haba na niya. Kaya ikakat na natin siya dito. Ito na siya guys. Ayan. Natanggal na natin siya. Atin na siyang naikat. So, tayo ay magtatanim. Lagyan na natin siya ng lupa. Ayan na siya. Mahaba yung kanyang pagkakat guys kasi gusto ko marami siyang leaves. Ayan. Yung mga Reed Majesty na, ganitong mga Philodendron guys, madali lang sila mabuhay. Ayan. Pag kinat na sila, within 1 month or 15 days, ganun, ano na sila, buhay na sila. Kasi yung kinat ko rin na subastatum nung last video ko, ayun, ano na siya, buhay na siya. Ganito lang guys sa pag cut ng ating mga Philodendron. Tulad ng mga Philodendron gumagapang guys, ang mga Reed Majesty guys, meron silang mahahabang mga ugat. Bawat nodes nila guys, ang hahaba ng ugat nila. Kaso lang, huwag mo lang silang kanang putulin. Kasi, yung kumbaga, yan yung kanilang kamay. Ayan. Kasi once na pinutol nyo siya guys, maano yan sila eh. Malulungkot. Ayan. Kailangan hayaan lang natin yun sila na bag hahabaan yung kanilang mga ugat-ugat. Yung mga ganyan, ayan siya oh. Ang haba ng kanilang mga ugat. Ayan. Ayan siya. Ganito lang guys ang pag putol ng mga Philodendron. Kung gusto natin magkakaroon ng mga seedlings. Ayan siya. So, pwede mo rin yun ikat din yung isa, yung katawan niya. Para magkakaroon din tayo ng maraming marami pang mga siblings niya. Ayan na siya guys. Tapos na natin siya. Meron na tayong siblings. Ito yung dulo niya guys na pinutol ko. So, magputol din ako guys, tabay notes para itatanim ko rin siya. Ayan, okay na siya. Naitanim na natin. Hindi ko muna siya diligan guys kasi basa ko yung kanyang soil. Ayan. Ayan. So, ito yung ano guys. Ito. Puputulin ko rin yung bawat notes niya guys. Magputol siguro ako dito na mga tatlong nodes ang ipuputol ko sa kanya para magkakaroon ng mga seedlings niya. Ayan. So, ikakat ko na siya by nodes. Ayan. Bilang kayo 1, 2, 3. O gawin na natin 4. Ayan siya, dito tayo puputol. So, ayan na siya guys. Nakapag-cut ulit ako kasi sobrang haba na niya. Ayan.
yung ibang ano niya guys, katawan, hati-hatiin niya siya guys, bawat notes. Ito yung notes niya guys. Ayan. Putol-putulin natin yan sila para makakaroon tayo ng kanilang mga siblings. Ayan siya guys. Ayan. Mga apat ko siya na notes guys na putol-putulin ko para magkakaroon tayo ng maraming mga babies. Ayan siya. So, itatanim na natin siya guys ng paganito. Upang magkakaroon tayo ng siblings. Ayan siya. So, itanim ko siya sa isa pang kaso guys. So, ito siya guys. Lagay na natin siya dito. Yung kanyang nodes guys, tutubuan din yan siya ng ay, nawala yung isa. Ay, ito pala, naiwan. Nahahatching ako. Ganito lang gagawin guys, putol-putulin lang natin yung ating mga philodendron upang tayo ay magpaparami ng siblings. Ganito lang ang gagawin, ginagawa ko sa mga philodendron ko na gumagapang. Pagputol-putulin ko sila para magkakaroon ako ng mga iba pang mga kanilang mga junakis. Ayan. Magkakaroon ako ng siblings. Ayan sila. So, ito na siya guys. Tapos na natin siyang nailagay. So, hayaan na lang natin siyang ganyan-ganyan siya. Kung may gawang-gawang. Ayan. So, importante na itanim na natin sila. So, ganito lang siya guys. Ayan siya. Finish na. Ayan siya. By nodes yan siya guys na pinagtaniman ko. Ngayon guys, meron akong ipapakita sa inyo itong bunot siya guys. Kung meron man kayo dyan sa bahay ninyo, kasi ito siya guys, binibili talaga din siya guys sa mga halamanan na meron silang mga bunot. So, since naman yung kami dito at tinanggalan ko na rin yung kanyang bao, so, ang ginagawa ko dito sa bunot guys, pinaghihiwa-hiwa ko to siya guys. Hinihimay-himay ko to siya isa-isa. Ayan. Ayan guys, yung tips na ituturo ko din sa inyo kung meron kayong mga bunot sa bahay ninyo o di kaya mainugan kayo tapos nagkaroon kayo ng ang ginamit nyo yung nyo tapos pinalatag nyo, ang gagawin nyo lang ito upang hindi masayang guys at hindi na kayo magbili-bili pa sa tindahan, ganito lang ang gagawin ninyo guys, himay-himayin nyo lang siya guys. Ayan, bawat yan, ganyan siya. Tapos kung gusto nyo talaga na pinong-pino guys, pwede nyo siyang gupit-gupitin na ganyan. Ayan siya guys. Ayan, pakita ko sa inyo, ayan. Gupit-gupitin niyo lang siya. Ganyan lang ang ginagawa ko. Ito siya guys para to sa ating mga philodendron. Ayan. Ang bawat supot na mga ano guys, bunot, binibilis ko sa tindahan tagsasampo. So sayang naman yung sampo, di ba? Para makatipid tayo sa panahon ngayon. So ayan siya guys, pinapino ko yan siya. Ayan, ganyan. Ayan siya. Putol-putol ko lang to siya guys. Ganyan siya. Kasi sa mga halamanan guys, cubes-cubes na siya guys, malalaki. Ito sa akin, pinong-pino talaga. Ayan siya. Ganito ginagawa ko. Ayan. Kahit yung pino na siya, pipinuhin ko pa, edi giniling na siya. Ayan. Gawin ko siyang giniling. Kasi ito, ayan. Maganda kasi ito siya guys sa mga philodendron natin. Ito yung ginagamit ko sa mga philodendron. Tulad nito guys, yung philodendron ko na glorious. Ayan siya. Ito yung glorious niya guys. Ito yung glorious na philodendron. Ayan siya guys.
yung ginawa kong kaganina, yung bunot na pinagpino-pino ko siya. Ayan. Ito. Ayan siya. Ayan. Ito yung siya, guys. Ayan. Punong-puno siya, guys, na nilagay ko sa isang bagay niya. Kasi maganda kasi sa philodendron yung bunot na ilalagay natin kasi malamig sa halaman yan, guys. Ayan siya. So, tingnan nyo, guys, yung aking finished product na ginawa ko na product. Charot. Ayan siya, guys. Ayan. Ayan siya. Ayan, ang dami lang ginagawa ko. Ayan. Ayan siya. So, ganyan lang ang ginagawa ko. Tsaga-tsaga lang, guys, kung gusto nyo mag-DIY na gawain. Ayan. Kasi masarap sa pakaramdam kapag nakakagawa ka ng isang bagay na nagagawa mo. Diba? So, dito lang, guys. Yan lang ang tips na maibibigay ko sa inyo. Please don't forget subscribe me at pindutin ang notification bell para maging updated sa aking iba pang mga video. Thank you for watching, guys. Bye-bye!